Chapter 2, Feelings Anew. Humanda ka at malalaman nila ang baho mo, banta pa ng sekretarya niya sa kanya. Humalakhak si Luis na animoy isang demonyo. Go on, hindi ako natatakot. Ganti niyang salita dito. Muli, hindi nagsalita ang sekretarya niya. Kaya naman ay ibinigay niya dito ang huling sasabihin dito. You are fired. I don't need a useless person in my company who is a social climber. And I'm warning you, if you do such a stupid action, remember, I can do the worst nightmare in your life. Pansin ni Luis ang pamumula ng mata ng sekretarya niya, na sa tingin niya ay pinipigilan itong umiyak. You may leave my office now. Malamig na sabi niya dito. At itinuon niya na ang sarili niya sa mga papeles na nasa lamesa niya. Naramdaman na lang ni Luis na nagbukas sara ang pinto niya na sa tingin niya ay lumabas na ang sekretarya niya sa kanyang opisina. Itinigil ni Luis ang kanyang ginagawa at isinandal ang kanyang likod sa sandalan ng swivel chair. Napahimas siya sa kanyang sentido. Biglang sumakit ang ulo dito. Ngayon ay maghahanap siya ng bagong sekretary niya. At iniisip niya na lalaki na lang ang maging sekretary niya instead na babae. Kapag babae kasi ang sekretary ni Luis, ay baka akitin na naman siya. Pero napagtanto niya na isa-isa na niyang inaalis ang mga babae sa buhay niya. Maybe I should get rid of them one by one. Lumipas ang ilang oras ay uwian na ni Luis. Parang pinukpok ang ulo niya ng matigas na bagay sa sobrang sakit nito. They are pain in the ass. Lumabas na si Luis sa kanyang opisina. At sa kanyang paglalakad ay pagpapaalam din ng mga empleyado sa kanya. Nang makarating si Luis sa ground floor kung nasaan nakaparada ang sasakyan, sumakay siya ng sasakyan niya at pinaandar niya na ito. Hindi rin nagtagal at nakarating din si Luis sa bahay niya. Pagkapasok na pagkapasok niya sa loob ng bahay, ay nakita niyang naghahapunan sina Ellen at Jana. Nakita niya pang napatayo si Ellen sa pagkakaupo nito nang makita siya. Ang aga mo naman ngayon, gulat na sabi ni Ellen sa kanya. Hindi namalayan ni Luis ang oras, kaya naman ay napatingin siya sa kanyang orasan. It was 7 in the evening. Himala talaga at ngayon lang siya maagang umuwi. Masakit ang ulo ko, saad niya kay Ellen. Habang naglalakad siya papunta sa sala at naupo sa mahabang sofa. Lumapit naman si Ellen sa kanya na may dalang baso ng tubig at gamot. Ito o, gamot. Sabay bigay nito kay Luis ng gamot. Kinuha naman ni Luis ang gamot mula kay Ellen at isinubo yun. Sunod naman na ibinigay sa kanya ni Ellen ang basong may tubig at ininom ito. Matapos inumin ang gamot, ay ibinalik niya kay Ellen ang baso. Salamat. Pagpapasalamat niya at isinandal niya ang ulo niya sa sandalan ng sofa. Ipinikit niya sandali ang kanyang mata. Nang makita ni Jana si Luis, ay namangha siya sa kagupuhan nito. Ngunit napansin niya na pagod ito. Bigla niyang naisip na huwag muna siyang magpasalamat kay Luis. Siguro kapag wala na siyang pasok ay makakapagpasalamat na ako sa kanya. Iniligpit na lang ni Jana ang kanilang pinagkainan ni Ellen. Sumulyap siya kina Ellen na inaalagaan si Luis. Siya na lang ang naghugas ng pinggan at baso nila. Minutes have passed. Natapos na rin si Jana maghugas ng pinggan at baso. Bago siya pumunta sa kanyang kwarto ay lumingon pa siya kina Ellen at Luis. At matapos din yun, ay naglakad na siya papunta sa kanyang kwarto upang makapagpahinga. Nang nasa kwarto na si Jana ay nahiga na siya sa kanyang kama at ipinikit na niya ang kanyang mata. Jana! Napansin ni Jana na nasa probinsya na siya. Napalingon siya nang tawagin siya ng kanyang ina. Inay! Tumakbo si Jana papunta sa direksyon ng kanyang ina at mahigpit na niyakap ito. Inay, miss na kita. Kayo nila itay. Sabi niya habang umiiyak siya. Ang hirap talagang mapalayo sa pamilya.
Ngunit sa kanyang sitwasyon ay kailangan niya. Pero hindi nawawala sa isip niya ang pagkamis sa pamilya niya. Tahan na! Nagluto ako ng paborito mong kare-kare! Pag-alo sa kanya ng kanyang ina. Naglakad sila papasok sa munting bahay nila. Dito ay kita ni Jana ang nakaupong dalawang kapatid niya at ang itay niya. Kita mo yan? Hinihintay ka na nila. Wika ng kanyang ina. Sumama na sila ng ina niya na naupo sa hapagkainan. Kain na! Masiglang sabi ng ina niya. Natuwa si Jana nang makita niyang magkakasama silang pamilya na kumakain. Kumain ka na, Jana. Sabay lapag sa kanyang plato ng ulam ng ina niya. Hindi lang po ako makapaniwala na magkasama tayong lahat. Nasabi niya na lang sa ina niya. Totoong magkas. Hindi natapos ng ina ni Jana ang sasabihin nang may kumatok sa pintuan nila. Napalingon naman si Jana sa may pintuan. Nagtaka siya nang may kumatok. Napansin niya ang ina niyang tumayo. Sandali lang. Saad ng ina niya sa taong kumatok sa labas ng pintuan nila. Nakatingin lang si Jana sa kanyang ina nang makarating ito sa kanilang pintuan. Hindi niya inaalis ang tingin dito. Hanggang sa nang magbukas ang pinto ay nagulat siya sa nakita niya. Sir Luis? Nakita ni Jana na nagmano si Luis sa kanyang ina. Nang makalapit na ito sa kanila ay pinakilala ng ina niya sa kanya si Luis. Kapitbahay nga pala natin, si Luis. Pagpapakilala ng ina niya sa kanila. Nagtaka naman si Jana na naging kapitbahay na nila si Luis. Naupo sa tabi niya si Luis. Hindi niya to tinitingnan. Naiilang siya dito. Wow! Bagay nga kayong dalawa. Hindi nga kami nagkamali na ipinagkasundo namin kayo. Sabi ng ina niya. Muli, nanlaki ang mata ni Jana sa sinabi ng ina. Ang daming katanungan na ang nasa isip niya. Amo niya si Luis. Ngunit ang ipinagtataka niya ay ipinagkasundo silang dalawa. Inay, amo ko po si Sir Luis. Kontra niya. Napakunot noon naman ang kanyang ina. Anong amo? Kapitbahay natin yang si Luis. Ano bang pinagsasabi mo dyan? Alam mo, gutom lang yan. Napabangon si Jana sa kanyang kama. Pawis na pawis siya at sobrang lalim ng kanyang paghinga. Napagtanto niya na isang panaginip lang yun. Bakit ko ba siya napanaginipan? Madilim pa rin ang kwarto niya. Kaya naman ay kinuha niya ang cellphone niya na dikipad upang tingnan ang oras. Alas tres pa lang ng umaga. Nakaramdam si Jana ng tawag ng kalikasan. Kaya naman ay tuluyan na siyang bumangon sa kanyang kama. Kinapakapapa ng paan niya ang sahig dahil hindi niya maramdaman ang tsinelas niya. Hindi rin nagtagal ay nakapa din ng paan niya ang tsinelas niya at sinuot ito. Naglakad si Jana papunta sa kanyang pintuan at dahan-dahan na binuksan nito. Nang makalabas na siya ng kwarto niya at akmang maglalakad na siya papunta ng banyo, ay nakarinig na naman siya ng ungol mula sa kwarto ni Ellen. Dahan-dahan na naglakad si Jana papunta sa kwarto ni Ellen nang walang ingay. Napansin niyang nakaawang ang pinto nito. Sumilip siya, ngunit wala siyang makita. Tanging mga ungol lang ang maririnig sa loob ng kwarto ni Ellen. Luis, ang sarap! Biglang naistatwa si Jana nang marinig niya ang pangalan ng amo nila. Gusto niyang isumbong kay Luis na may pinapapasok si Ellen sa bahay. Ngunit si Luis din pala ang lalaking yun. Napaatras siya. Maraming naglalaro sa kanyang isipan. Dahan-dahan na lumayo si Jana sa nakaawang na pintuan ni Ellen. At dahil katabi lang ng kwarto niya ang banyo, ay agad siyang nakapasok dito. Napasandal siya sa pinto. Ang lakas ng kabog ng dibdib niya sa oras na to. Nang matapos na siyang bumanyo, ay nanlaki ang mata niya nang marinig niyang magbukas ang pinto sa kwarto ni Ellen. Kaya naman ay dali-dali niyang pinatay ang ilaw. Hinintay niya lang na makaalis si Luis. Narinig niya rin ang mahinang pagsara ng pintuan ni Ellen. Nang wala nang marinig si Jana na yabag ng paa ni Luis, ay lumabas na siya. Tumingin siya sa paligid kung may tao pa. Pero dahil wala naman,
ay paspas siyang bumalik sa kwarto niya. Nahiga si Jana sa kama niya at malakas pa rin ang kabog ng dibdib niya. Sa tanang buhay niya ay wala pa siyang nobyo. Wala rin siyang alam sa mga pagtatalik, pagkus ay alam niya lang ang sahalik. Hindi pa rin mawala sa isip ni Jana ang narinig niya mula kay Ellen. Naglalaro pa rin sa isipan niya yun. Ipinikit niya ang mata na sa tingin niya ay makakatulog kaagad siya. Isa, dalawa, tatlo, at iminulat muli ni Jana ang mata niya. Hindi ako makatulog! Isang malalim na buntong hininga ang ginawa niya. Nakahiga lang siya ng diretso na hindi niya pa rin nakikita ang kisame dahil sa dilim ng paligid niya. Segundo, minuto, at ilang oras ang lumipas ay unti-unti nang lumiliwanag. Mulat na mulat ang mga mata ni Jana. Marahil ay hindi na talaga siya nakatulog pa. Bumangon si Jana sa kadahilanan ay ang tagal niya nang nakahiga at hindi naman din siya makatulog. Isinuot na niya ang kanyang tsinelas at muling lumabas ng kwarto niya. Naglakad si Jana papunta sa kusina upang kunin ang walis at tampo para maaga na siyang maglinis at wala na siyang gagawin mamaya. Sa kusina, nang makuha na ni Jana ang walis at tambo, ay nagulat siya nang may magsalita sa likod niya. Good morning. Napagtanto ni Jana na si Luis yun. Naalala niya na maaga nga pala itong nagigising at pumasok sa trabaho. Humarap si Jana kay Luis. Good morning din ho, sir. Bati niya rin. Naiilang si Jana kay Luis. Hindi siya makatingin dito ng diretso. Parang makasalanan ang tumingin sa gwapong nilalang na nasa harap niya ngayon. Luis was wearing a white sandal and gray jogging pants. Samahan pa ang magandang pangangatawan nito na pumagay sa mukha nito. Kaya sino ba naman ang hindi maa-attract sa binata? Ang aga mo ngayon. Saad ni Luis sa kanya at naglakad ito papunta sa fridge upang kumuha ng tubig. Hindi po kasi ako makatulog, nauutal niyang sagot. Hindi pa rin siya makatingin kay Luis. Nakayuko lang siya at nakatingin lang siya sa paa ni Luis. Napansin ni Jana na humarap sa direksyon niya ang paa ni Luis at naglakad ito ng dahan-dahan papunta sa kanya. Biglang lumakas ang tibok ng puso ni Jana nang papalapit ito sa kanya. At sa paglapit ni Luis sa kanya ay unti-unti niya rin na inaangat ang kanyang ulo hanggang sa magtama ang kanilang mga mata. This time, nasa harap na ni Jana si Luis. Napahigpit siya ng hawak sa walis at tambo. Pigil hiningang nakatayo lang siya sa isang pwesto. Kita niya ang seryosong mukha ni Luis. Bahagyang umiti si Luis sa kanya. Bakit hindi ka makatulog? Malambing na tanong nito. Hindi nagsalita si Jana. Sobrang lapit ba naman ni Luis sa kanya na animoy may gagawin ito sa kanya? Sir, ang lapit niyo po sa akin. Kinakabahan na sabi niya rito. Ah, sorry. My bad. At dumistansya si Luis sa kanya kaunti. You didn't answer my question. Biglang napaisip si Jana. Bakit gusto niyang malaman? May nakita ka ba ng madaling araw? Pag-iiba ng topic ni Luis. Po? Patay mali siya ang sagot ni Jana. Nakita niya ako? Pero madilim nung madaling araw. Imposibleng nakita niya ako. Hindi ko po alam ang sinasabi mo, sir. Tanggi niya. Lumapit ulit sa kanya si Luis. Ngayon ay sobrang lapit na nito sa kanya. Mali. Ang narinig mo pala. Paglilinaw sa tanong nito. Wala po, sir. Nasa kwarto lang po ako, natutulog. Deny pa niya. Talaga? Tatlo lang naman tayong nandito. Ani Luis. Lumapit pa ito sa tenga ni Jana at bumulong. Minamasahe ko lang si Ellen, kaya huwag kang mag-isip ng kung ano. Inalis nito ang paglapit sa kanyang tenga at akala niya ay didistansya na ito sa kanya. Pero bumalik ulit ito sa harap niya. Hindi makapagsalita si Jana. Para siyang nahuli ng nanay niya sa ginawa niya. Sorry po, sir. At iniyoko ni Jana ang ulo niya. Ngunit iniangat ni Luis ang ulo. Kaya naman ay nagtama ang mata nilang dalawa. You shouldn't be.
Nanlaki ang mata ni Jana nang halikan siya ni Luis. Naramdaman ni Jana na humiwalay na sa halik si Luis. Nabato siya sa lugar niya sa paghalik na ginawa ni Luis. Nagulat ka ba? Tanong ni Luis. Na obvious naman na nagulat talaga si Jana sa ginawa nito. I have to go. Umalis na sa harapan ni Jana si Luis na madihid ang kanyang katawan. Sobrang bilis pa rin ang tibok ng puso niya na ultimo sasabog na ito sa sobrang kaba na nararamdaman niya. Napahimas siya sa kanyang labi. Hinalikan niya ako? Ito ang una kong halik? Hindi pa rin makapaniwala si Jana. Isang halik lang ang ginawa ni Luis sa kanya. Pero parang may kumiliti sa kanyang tiyan na parang hindi niya alam kung ano ang gusto ng kanyang katawan. Iniwan ni Jana ang walis at tambo sa kusina at naglakad siya papuntang banyo. Matapos ni Jana sa banyo ay lumabas na siya. Sa paglabas niya ay nakita niya rin na lumabas si Ellen sa kwarto nito. Taas noon na nakatingin si Ellen sa kanya. Ang aga mo naman! Nakita mo na si Sir Luis? Oo, ate, sagot naman niya. Walang emosyon na naglakad si Ellen. Naiwan naman si Jana sa tapat ng banyo. Nagtataka siya na parang may something kay Ellen. Biglang naalala ni Jana na baka sabihin ni Luis ang ginawang paghalik nito sa kanya kay Ellen. Kailangan kong sabihin yun kay Sir Luis. Pero paano? Nakahanda na si Luis papasok sa opisina. Nasa kwarto siya ngayon at iniaayos ang kwelyo ng polo niya nang biglang may kumatok. Naglakad si Luis papunta sa pintuan niya at binuksan ito. Bumungad sa kanya si Ellen. Pumasok ito sa kwarto niya at narinig niya ang paglock nito ng pinto niya. Anong napag-usapan niyo ni Jana? Diretsyang tanong ni Ellen sa kanya. Napataas ng isang kilay si Luis sa tanong ni Ellen. Daig pa nito ang girlfriend kung umasta. Pero mas inisip niya ang kalagayan ni Jana. Wala, pumati lang ako sa kanya. Ngayon ko lang kasi siya nakitang maagang gumising. Rason niya dito. Pansin ni Luis ang pag-aliwalas ng mukha ni Ellen. Yumakap ito sa kanya, pero hindi siya gumanti ng yakap dito. Naparolyo siya ng mata niya. Ganun ba? Medyo napaparanoid lang ako. Baka makahanap ka na ng iba. Ani Ellen. Inalis ni Luis ang pagkakayakap sa kanya ni Ellen. Ipinatong niya ang dalawang kamay niya sa magkabilang balikat nito. Ikaw lang at wala nang iba. Matamis na sabi niya dito. Inalis niya ang kamay niya sa magkabilang balikat ni Ellen at kinuha ang itim na coat sa higaan niya at sinuot ito. Alis na ako. Huwag kang maging masungit kay Jana. Sige ka, baka mawalan tayo ng isa pang katulong. Wika niya dito. Mas okay na hindi mas bata ang kinuha natin? Protesta pa ni Ellen. Anong gusto mo? Yung uugod-ugod na? Sarkastikong tanong niya kay Ellen. Hindi naman, yung mga nasa 40 sana. Katwiran pa ni Ellen. Hindi naman ikaw ang pipili kung saan magtatrabaho si Jana. At isa pa, ikaw ba magpapasahod? Napansin ni Luis na sumama ang tingin ni Ellen sa sinabi niya. Tumawa siya ng peke. Biro lang. Pero totoo ang sinabi niya kay Ellen. Akala kasi nito na amo siya ni Jana. Parehas lang nakatulong sila sa pamamahay niya. I'll get rid of you soon. Bulong nito sa sarili. I'll go now. Be nice to Jana. Paalam niya kay Ellen at lumabas na siya ng kwarto niya. Pagkababa ni Luis mula sa unang palapag ay wala siyang nakitang tao. Naglakad lang siya hanggang sa makalabas ng bahay. At sa paglabas niya ay dito niya nakita si Jana na naglilinis. Nagpatuloy lang siyang maglakad at hindi pinansin si Jana. Ngunit nang makalagpas na siya kay Jana ay napahinto siya nang tawagin siya nito. Sir Luis? Lumingon si Luis at may pagtataka sa kanyang mukha na humarap siya kay Jana. Yes? Prenteng wika niya. Sir, yung halik kanina? Hindi na pinatapos pa ni Luis ang sasabihin ni Jana dahil tingin niya ay may kahulugan ang halik na yun. Wala yun. Kalimutan mo na yun. Mabilis na sagot niya. May sasabihin ka pa ba? Napansin ni Luis na umiling si Jana bilang sagot. Wala na po. Alis na ako.
Nagpaalam niya kay Jana. Lumabas na si Luis ng bahay at sumakay ng sasakyan at pinaandar na ito. Habang nasa daan si Luis, ay biglang sumagi sa isip niya ang paghalik na ginawa niya kay Jana. Isang smack kiss lang ang ginawa niya, ngunit nagkaroon siya ng epekto sa paghalik niya kay Jana. Ilang minuto ang lumipas ay nakarating si Luis sa trabaho niya. Pagkaparada niya ng sasakyan, ay pumasok na siya sa loob ng building at sumakay siya sa private elevator. Nang makarating si Luis sa floor niya, ay binati siya ng mga empleyado niya. Wala namang bago dahil ito lang naman ang routine niya kapag nasa floor na siya at puro pagbati ng mga empleyado. Kung tatanungin kung sawa na ba siya sa pagbati sa kanya ng mga empleyado, well, hindi naman. The more na pagbati ay the more na paggalang sa kanya. Nakita ni Luis ang isang lalaking sumalubong sa kanya. Good morning, sir. I'm Chris, your secretary, sir. Pagpapakilala ng lalaki na nasa 20s ang edad. Tumango si Luis at pinagbuksan siya ni Chris ng pinto. Come inside. Utos niya kay Chris. Naglakad lang si Luis hanggang sa makarating siya sa kanyang upuan at naupo. Hinarap niya si Christoph at gusto niyang ma-interview ito. So Chris, panimula niya, welcome to the company. Thank you sir, for a warm welcome to your company. Pasasalamat naman ni Christoph. Sunod ay nagtanong na si Luis na animo'y ini-interview ulit. It was just a normal talk. At dito na-realize ni Luis na mas magandang lalaki na lang ang kinuha niyang sekretarya noon pa man. Samantala, sa bahay ni Luis, biglang napaisip si Jana na wala lang yun kay Luis. Dahil ang alam niya, ang halik ay isang sagrado. Pag ika'y hinalikan, ay iniibig ka na nito. Pero malaking bumabagabag sa isipan ni Jana ang halik na yun. Para siyang nahipnotismo sa halik. Hindi siya mapakali at gusto niyang tanungin si Luis. Pumasok na si Jana sa loob ng bahay at sa pagpasok niya ay tinawag siya ni Ellen at inutusan siya nito. Ito, sabay lahad ni Ellen ng papel na naglalaman ng listahan ng bibilhin. Nandyan ang mga bibilin mo. Kinuha naman ni Jana ang papel at tiningnan nito. Napaisip siya na ang daming ipapabili sa kanya. Sige, Ate Ellen. Ito ang pera. At ibinigay ni Ellen ang pera. Kinuha din ni Jana ang pera at nagpaalam na siya kay Ellen. Sa paglalakad ni Jana ng bahay, ay palingon-lingon siya dahil naghahanap siya ng masasakyan. Ito ang unang pagkakataon niya na mamamalengke. Ang problema nga lang ay hindi pa niya kabisado ang lugar. Kaya naman ay naglakad na lang siya. Naglakad lang siya kung saan natatandaan niya kung paano siya pumasok sa subdivision. Natatandaan naman ni Jana ang mga nadaanan niya sa loob ng subdivision hanggang sa may humintong tricycle sa tabi niya. Nilingon niya to, isang lalaking mukhang nasa 20s din. Saan ang punta ate? Tanong ng tricycle driver sa kanya. Nagdadalawang isip na sumagot si Jana dahil sa laki ng subdivision ay may susulpot na tricycle sa kung saan. Huwag kang mag-alala, hindi ako masamang tao. Kilala ako dito. May suki akong hinahatid dito. Kwento nito sa kanya. Mamamalengke kasi ako. Wala akong masakyan dito sa loob. Sagot niya naman. Wala ka talaga masasakyan dito. Sa labas pa ng subdivision ka makakasakay. Pinasadahan sa tingin ni Jana ang tricycle driver. Bago ka lang dito? Tumango naman si Jana. Kaya pala. Pero dapat hindi ka nag-iisang maglakad. Delikado, lalo na at nalalaman nila kung taga dito ka o hindi. Babala nito. Halika na, sasamahan na kita papuntang palengke, baka mapano ka pa. Sumakay naman si Jana sa loob at naramdaman niya na umandar na ang tricycle. Habang nasa daan sila, ay nagpakilala sa kanya ang tricycle driver. Ako nga pala si Ernel, ikaw? Jana, simpleng sagot niya. Jana, kung sakaling may kailangan ka ay kontakin mo lang ako. Nandyan ang contact number ko sa nakapaskil dyan na nasa harap mo. Ani ng tricycle driver. Tiningnan ni Jana ang nakapaskil at kinuha niya ang cellphone upang kunin ang number ni Ernel. Nang ma-save niya na ang number nito ay nagpasalamat na siya. Nang makarating sila sa palengke ay sinabi ni Ernel sa kanya na hihintayin na lang siya nito kapag natapos na siyang mamili. Lagpas isang oras nang matapos si Jana na mamili.
pit-pit ang napakaraming plastik. Tinulungan naman siya ni Arnel na mailagay sa tricycle ang mga plastik. San ka nga pala sa subdivision na yun? Tanong ni Arnel habang inilagay ang huling plastik sa loob ng tricycle. Kay Sir Luis Aldama, sagot naman niya. Talaga? Himala at may bagong katulong na siya. Isa lang masasabi ko sa'yo, mag-iingat ka. Huwag ka mauhulog sa gwapong itsura niya. Babala naman nito sa kanya. Napakunot ang noo ni Jana sa sinabi ni Arnel. Bakit mo nasabi yan? Nagkibit balikat si Arnel. Gusto mo ba ng kwento? Naisip ni Jana na mukhang interesting ang ikukwento ni Arnel tungkol kay Luis. Ano ang alam niya kay Sir Luis? Sige, pero hindi sa ngayon. Kailangan kong magmadali dahil baka magalit si Ate Ellen sa akin at ang tagal ko. Wika niya dito. Umalis na silang dalawa sa palengke at mabilis na nakarating sa subdivision. Nang nasa tapat na sila ng bahay ni Luis, ay binayaran niya si Arnel at nagpaalam na siya dito. Sa dami ng pinamili ni Jana, ay pabalik-balik niyang kinuha ang mga plastik at dinala sa loob ng bahay. Hindi siya tinulungan ni Ellen kahit nakita na siya nitong labas-pasok sa bahay. Buti, nakabalik ka. Hindi ka naligaw? May pag-aalala sa boses ni Ellen nang tanungin si Jana. Nagtaka si Jana sa pag-aalala nito. Pero hindi man lang siya tulungan sa pinamili niya na ipasok sa loob ng bahay. Tinulungan ako ng isang tricycle driver, sagot niya habang papunta siya ng sala at naupo sa sofa. Sinong tricycle driver ang tumulong sa'yo? Takang tanong naman sa kanya ni Ellen. Si Arnel, ate. Napakabait nga niya eh. Saad niya pa? Nagulat si Jana nang lumapit sa kanya si Ellen. Hinawakan nito ang dalawang kamay niya. Sa susunod na mamamalengke ka, ay magkakasama na tayo. Magpapasama tayo kay Sir Luis. Laking pagtataka ang nasa mukha ni Jana. Himala at naging malumanay itong magsalita. Sige, ate. Tugon niya naman. Pero mabait naman si Arnel. Huminga ng malalim si Ellen. Si Arnel kasi ay masamang tao. Hindi mo pa siya kilala ng lubos. Sa umpisa mabait, pero may ibang pakay naman pala sa'yo. Biglang nag-isip na naman si Jana. Tama naman ang sinabi sa kanya ni Ellen. Tandaan mo, nandito ka sa Maynila. Hindi safe dito. Dagdag pa ni Ellen. Biglang nalungkot si Jana. Dahil akala niya ay may magiging kaibigan na siya, ngunit wala pa rin pala. Kaya naman ay susundin na lang niya ang sinabi ni Ellen. Ako na dito, magluluto muna ako. Maghintay ka na lang na tawagin kita. Saad pa ni Ellen sa kanya. Tumango naman si Jana bilang sagot. Pumunta muna si Jana sa kanyang kwarto. Naupo siya sa kanyang kama. Inilabas niya ang kanyang cellphone upang i-text si Arnel. Nagtipa lang siya, ngunit binura niya rin kaagad at nauwi sa hindi pag-send na message niya. Hindi ko na kailangan pang sabihin sa kanya. Jana? Napalingon si Jana sa kanyang pintuan nang marinig niya ang pagtawag ni Ellen sa kanya. Tumayo si Jana mula sa kanyang pagkakaupo at naglakad papunta sa pinto at binuksan ito. Kain na, sabay ngiti ni Ellen sa kanya. Ngumiti din siya kay Ellen pabalik. Naunang naglakad si Ellen at sumunod naman siya dito. Nang makarating sila ng kusina ay naamoy niya ang mabango at masarap na luto ni Ellen. Matapos kumain nila Ellen, itinulungan na siya ni Jana na maghugas ng pinggan nila. Napagtanto niya na hindi naman masamang kaibigan si Jana. Pero ang talagang pakay niya ay hindi malaman ni Jana ang gusto niyang mangyari. Sa kalagitnaan ng kanilang paghuhugas ng mga pinaggamitan nila ay ito na ang pagkakataon ni Ellen upang magpaalam kay Jana. Sandali lang Jana at may titingnan lang ako sa kwarto. Dahilan niya dito na agad naman na ikinatango ni Jana sa kanya. Naglakad si Ellen patungo sa kanyang kwarto. Dito ay nilabas niya ang kanyang cellphone at nagdial. Ilang beses na pagtunog sa kabilang linya ay sinagot kaagad nito ang tawag niya. Arnel? Oh, Ellen, anong kailangan mo? Basta pumunta ka dito. Pumunta ka dito at mag-usap tayo. Anong pag-uusapan natin? Binabana ni Ellen ang tawag. Ano nga ba ang koneksyon nilang dalawa?
Lumabas na si Ellen ng kwarto niya at nagpaalam muna siya kay Jana na may bibilhin sa labas. Pagkalabas ni Ellen sa bahay ay nakita niya na ang paparating na tricycle ni Ernel. Agad na sumakay si Ellen sa tricycle. Akala ko ba dito tayo mag-uusap? Takang tanong ni Ernel sa kanya. Tanga ka ba? Baka makita tayo ni Luis. Singhal niya kay Ernel. Pinaandar na ni Ernel ang tricycle. Dinala si Ellen ni Ernel malayo sa mga malalaking bahay. Nasa loob pa rin sila ng subdivision. Ngunit napapaligiran sila ng nagtataasan ng mga dahon na hindi sila makikita. Ito ang mga bakanting lote na hindi natatayuan ng mga malalaking bahay. Huminto ang tricycle. Nagsalita na si Ellen. Anong sinabi mo kay Jana? Seryosong tanong niya dito. Isang nakakalokong tawa ang pinakawalan ni Ernel sa kanyang bibig. Wala! Wala? Sinabi sa akin ni Jana na may sasabihin ka tungkol kay Luis. Balak mong siraan si Luis? Nahihibang ka na ba? Wow! Baka nakakalimutan mo kung ano ang pakay natin kay Luis. Hindi ba't pagkapirahan? Baka nakakalimutan mo na boyfriend mo ako. Supalpal ni Ernel sa kanya. Dagdag pa ni Ernel. Hanggang ngayon nga, ni isa ay wala pang ibinibigay sa'yo si Luis. Sinabi ko na sa'yo na kahit magnakaw ka na lang sa mga gamit niya, pero hindi mo magawa. Bakit? Napapahal ka na ba sa kanya? Hindi umimik si Ellen. Hindi niya masabi kay Ernel. Pero bakit naman siya matatakot kay Ernel kung mas mabuting si Luis ang piliin niya at hindi na siya makakaalis sa kayamanan nito? Kahit lumangoy pa siya sa pera ni Luis ay mas gugustuhin niya kaysa ang magnakaw. Oo, mahal ko siya. Mas okay nga na hiwalayan kita kaysa umalis ako sa kanya para lang magnakaw sa utos mo. Magagawa ko pa ang gusto ko kung kami ang magkatuluyan. Banat niya naman dito. Tumingin si Ernel sa kanya. Isang tingin na nakakatakot. Hindi ka pwedeng makipaghiwalay sa akin. Sasabihin ko kay Luis ang pakay mo. Pamba-blackmail nito. Ha? Hindi ko naisip yun. Ano? Hindi ka makapagsalita? Kung ako sa'yo, ay sundin mo na lang ako. Pumasok si Ernel sa loob ng tricycle at tumabi kay Ellen. Isang lusot nga ngayon. Namiss ko na yung ano mo. Binigyan si Ellen ng maliit na halik ni Ernel sa leeg niya habang naglalakbay ang isang kamay nito sa kanyang dibdib. Ang bango mo na. Iba na talaga kapag alagang Luis, no? Sarkastikong sabi ni Ernel sa kanya. Patuloy pa rin sa paghalik sa kanyang leeg si Ernel. Araw-arawin natin to. Tumapat ang bibig ni Ernel sa tenga ni Ellen at bumulong. Kung hindi, sasabihin ko kay Luis ang lahat. Banta pa nito. Walang magawa si Ellen, kundi ay sumunod na lang kay Ernel. Kahit na nandidiri siya dito. Lumipas ang mahigit isang oras ay natapos din silang dalawa sa kanilang makamundong ginawa. Magnakaw ka ng mga gamit ni Luis, utos sa kanya ni Ernel. Hindi na siya nagsalita at lumabas na siya ng tricycle at nagsimula na siyang maglakad. Sa loob ng bahay, kakarating lang ni Luis ng bahay. Pagkapasok niya ng bahay, nadatnan niya si Jana na nanonood sa sala. Nakita naman siya agad nito at tumayo ito mula sa pagkakaupo. Siguro ay nagulat ito sa kanyang pagdating. Si Ellen, bungad niya at naglakad siya papunta sa sala at naupo sa katabing sofa na kinauupuan ni Jana. Umalis po, may pinuntahan po, hindi ko po alam kung saan. Mabilis na sagot nito. Natawa siya sa inasal ni Jana. Pansin niya na napaka-inosente nito. Upo ka, nasanay ka sa akin. You're welcome to my home. I will not treat you as my maid. Also, pwede mo rin akong maging brother. Biro niya. Sorry po. At naupo na si Jana ulit. Kumain ka na? Sunod na tanong ni Luis. Gusto lang niya na makipag-usap ng normal kay Jana. Naalala niya kasi ang ginawa niyang paghalik kay Jana. Ayaw niyang isipin nito na ganun siyang lalaki. Opo, tipid na sagot ni Jana. So Jana, are you single, married, or separate? Single po, sir. Tugon nito. I see. Are you no boyfriend since birth? Ah, opo. May pag-aalinlangan nitong sagot. Please, feel at ease here in my home. I'm not gonna eat you. And by the way, I'm sorry for kissing you earlier. Huminto si Luis upang huminga ng malalim.
Don't get me wrong, but I thought you were going to kiss me back. But it's fine. I know now that you don't have any experience at all. Why I said that to her? Did I offend her? Sa isip ni Luis. Pinasadahan ni Luis ng tingin si Jana habang ito ay nakatingin sa TV. Ang maamong muka, makinis na balat, ang morenang kulay nito. Biglang bumalik ang tingin niya sa manipis at mapulang labi ni Jana. Naalala niya ang ginawa niyang paghalik kay Jana kanina. Naalala niya kung gaano kalambot ang labi nito. Ano ba itong iniisip ko? Sa lahat ng mga babaeng nakahalikan ni Luis, alam niya kung gaano kalalambot ng labi ang mga ito. Pero kay Jana ay iba. Parang gusto niya ulit na halikan nito. Ngunit matagal. Ngayon lang siya nag-crave sa isang tao. Pero kailangan niyang pigilan ang bugso ng kanyang nararamdaman. Maybe I should take it slow. Samantala, pagka-uwi ni Ellen ay walang tao sa sala. Naisip niya na baka nasa kwarto na si Jana at nagpapahinga. Pupunta na siya ng kwarto niya upang kumuha ng towel dahil balak niyang maligo. Napatigil si Ellen sa paglalakad nang makita niyang pababa ng hagdan si Luis. Nakatingin ito sa kanya, ngunit blankong ekspresyon. Nagulat siya na nandito na kaagad si Luis. Akala ko mamaya ka pa uuwi. Natanong niya lang. Walang maisip na ibubungad na sasabihin si Ellen kay Luis. Gusto ko magpahinga. Prenteng sagot ni Luis sa kanya. Napahima sa batok si Ellen. Maliligo lang ako. Medyo pinagpawisan akong maglakad-lakad kanina. Dahilan niya at nagmamadaling naglakad na siya patungo ng kwarto niya. Nang nasa kwarto na si Ellen, ay agad niyang kinuha ang tuwalya niya at muli ay lumabas siya ng kwarto niya at nagtungo siya sa banyo upang maligo. Pagbukas na pagbukas niya ng shower, ay kinuskus niya ng mabuti ang kanyang katawan. Nakakadiri siya! Samantala, naiwan na nakatayo sa hagdan si Luis. Nagtataka siya na parang iwas sa kanya si Ellen. Nagkibit-balikat na lang siya. Siguro ay may problema siya. Naglakad na lang si Luis papunta ng kusina upang kumuha ng tubig. Nang nasa kusina na siya ay binuksan niya ang fridge at kinuha ang pitchel na may laman na tubig. Isasara na niya sana ang fridge niya nang makita niyang puno ng mga pinamili ito. Biglang napalingon si Luis nang makita niya si Jana. Isinara niya ang refrigerator. Kumuha na rin siya ng baso at dito ay inilagay ang tubig na nasa pitchel. Anong gagawin? Bungad na tanong ni Luis kay Jana at pagkatapos ay ininom ang tubig na nasa baso. Nauuhaw po kasi ako. Nahihiyang tugon sa kanya ng dalaga. Kumuha siya ng malinis na baso at ibinigay ito kay Jana. Ito na. Kinuha naman mula sa kamay niya ang baso at nagpasalamat din ito. Habang nagsasali ng tubig si Jana sa baso nito, ay naisip niya ang laman ng fridge. Bakit hindi niyo sa akin sinabi na mamimili kayo? Para sana ay masamahan ko kayo. Panimula niya. Inutusan lang po ako ni Ate Ellen, ani Jana. Nagulat naman si Luis sa sinabi ni Jana. Sa dami nun ay nagawa nitong dalhin ang mga pinamili. Hindi ba sumakit ang katawan mo? May pag-aalalang tanong niya. Umiling bilang sagot si Jana sa kanya. Sinamahan po ako ni Arnel. Arnel? Sinong Arnel? Si Arnel po yung tricycle driver. Nakita niya po ako naglalakad palabas ng subdivision. Ang bait nga po niya. Kwento pa ni Jana sa kanya. Napailing ng isang beses si Luis. But at the same time ay nag-alala siya para kay Jana. Napaka-inosente mo talaga, Jana. Sa susunod, sasamahan na kita. Seryosong sabi niya. Sige po, naiilang nasagot ni Jana sa kanya. Matapos nilang mag-usap ni Jana ay pumanik na sila sa kanya-kanya nilang silid. Nakahiga lang si Luis sa kama niya habang nagbabasa siya ng libro. Ito lang ang panandali ang aliw niya ngayon. Himala nga at hindi nabuhay ang kanyang libido ngayon. Maybe, umubra ang kanyang unti-unting ginagawang pagbabago niya sa buhay niya. Siguro ay kailangan ko ng magseryoso sa buhay ko. Isa lang ang nasa isip ni Luis. Tingin niya na ang babaeng nasa harapan niya ngayon ay ang makakapagpabago sa buhay niya. Bzzz!
Naramdaman ni Luis ang pag-vibrate ng cellphone niya mula sa bulsa ng jogging pants niya. Kinuha niya ito at tiningnan kung kaninong message ito nanggaling. Nang buksan niya ang mensahe, ay galing lamang pala ito sa kanyang secretary. Ininform siya nito na sa susunod na araw na ang kanilang party. It was a party ng kanilang kumpanya para lang mag-enjoy dahil maganda ang performance ng mga empleyado niya. Ibinalik ni Luis ang cellphone niya sa kanyang bulsa at nagpaalam na siya kay Jana na pupunta na siya sa kwarto niya. Nang nasa kwarto na ulit si Luis, ay bumalik siya sa kanyang pagkakahiga at kinuha ulit ang libro upang ipagpatuloy ang pagbabasa. Hindi nagtagal ay nakarinig si Luis ng katok. Isinira niya ang libro at inilagay niya sa side table ito. Bumangon siya sa pagkakahiga at pumunta sa pinto at binuksan ito. Bumungad sa kanya ang kakatapos lang na maligo na si Ellen. Nagulat si Luis nang halikan siya ni Ellen. Isang araw lang ang lumipas nang walang nangyari sa kanilang dalawa. Gumanti siya sa halik ni Ellen. Isinara niya ang pinto at iginiya si Ellen sa kanyang kama at inihiga niya ito. Umibabaw siya kay Ellen habang patuloy lang sila sa paghahalikan. Tanging ang dim light lang ang kanilang ilaw na nagmumula sa shades. Tumigil si Luis sa paghalik at iniangat ng bahagya ang ulo niya upang makita ang mukha ni Ellen. Anong nakain mo ngayon? Tanong niya kay Ellen. Ngayon lang nangyari si Ellen ang naging agresibo sa kanilang pagtatalik. Wala naman. Isang araw lang ang lumipas. Pero namimiss na ito. Naramdaman ni Luis ang paghimas ni Ellen sa kanyang ibaba. Muling nabuhay ang kanyang alaga. At para hindi maging halata na tumanggi siya, ay hindi na lang siya umangal. Horny eh? Sabay ngisi ni Luis. Want a wild one? Tumango si Ellen sa kanya bilang tugon nito. I will not be gentle this time. Anya. Tumango ulit si Ellen sa kanya bilang tugon nito. Alright, no intros. Simpleng sabi niya. Ah! Malakas na ungol ni Ellen nang hindi nahirapan si Luis sa pagpasok. Urong sulong ang kanyang ginawa hanggang sa sobrang bumilis ang kanyang paggalaw. Narinig niya ang kanilang katawan na nagkikis-kisan. Huwag kang titigil! Ang sarap! Nagtataka si Luis na parang baliw si Ellen sa kanyang alaga ngayon. Pero mas nanaig sa kanya ang lust na nararamdaman